Good morning again, Easy Buddies! Welcome to our segment number 3! And this is one of your hosts, Easy International Trainer Adrian Del Rosario. And Jason Lino. Binabati namin, kagaya ng dati, lahat po ng naka-tune in ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, and our empowered consumers around the globe, especially my brothers in Africa. Also, the OFWs na nakatutok, okay, from Italy, kanino pa sila nag-aantay. So, ito na, Brad. Tsaka live tayo ngayon. Pwede nyong i-share po ito para ma-connect-connect natin ang ating mga empowered consumers, business associates sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng mundo. Yan. Okay, introduce natin ang mga, Timely ngayon, brother, kasi yung dalawang episode medyo serious . On a lighter note, kasi di ba, bawal lumabas . No, hindi ka naman pwede matulog ng 24 hours, kumain ng 24 hours at uminom ng tubig ng 24 hours. Ngayon ang mapag-uusapan natin, anong mga pwedeng gawin habang nasa bahay? Para maging healthy. Yun! Malakas pa rin ang immune system kahit nasa bahay kasi hindi pwedeng puro tulog. Oo, naman. Kasi paano pag napagod ka na matulog, sir? Ayun na, humihear it na to. Hindi pa kita iniinto Excited na, bro. Excited. Okay. Ang isa sa mga guest speakers natin, syempre. Yan. My brother from another mother. Yes. Okay, Mr. Ian Bersenas. Kasama namin sa Easy Training Specialist. Yan. Okay. Tapos isang active fitness enthusiast. At active gymnast at saka dancer. Okay. Yeah. Mr. Pogi. Mr. Pogi. Yung nagsimula yung noontime show kasi dati. Kung hindi mo na itanong. Kung hindi mo na itanong. Yung noontime show na sikat, nandun na to. Talaga? Kailan yun, sir? Kailan yun? 1932. Di ba pinapangalak ko, sir? Mr. Dimples. Flex mo kayo, Dimples mo, brad. Bumati ka muna. Good morning, mga ka-Easy. Madami kayo matututunan ngayon. So, medyo relax sa pag-uusapan natin ngayon. Excited kami sa gagawin natin. Yun, ibang klase. Sigurado, ang dami nagpuso-puso dyan. Ayos. Ito, mas maraming mapupuso rito. Pero, ito ha, tignan mo. Ha? Senior mentor natin to. Senior? Senior mentor. Senior. Senior mentor. Senior mentor. international trainer kasi sa iba't ibang bansa rin po siya pumupunta. Yes. Tapos is nag-schooling din to sa PMA, ha? 19 na kumbaga PMA year to. PMA year. Yung personal monthly achievement. Nag-PMA to. Personal monthly achievement. Importante naman. Importante. Hindi, sa PMA po ito, ha, mga powered consumer. Ito kasi ang gulo niyo. Okay. 1985 and 1986. Tapos, sa fitness industry, since 1987 up to 1996, he is a personal trainer. Ha? Fitness International, 1987 to 89. Yan. Tapos, 89 to 90, sa Prince of Saudi naman. Iba-ibang bansa to. Kaya, malawa ang karansan nito when it comes to fitness, bro. And from 1991 to 1996, nagtayo ng gym. Ayos. Tapos, ever since that year, 1996 onwards, he's been in the Empowered Consumerism Platform. As a trainer and presenter. Buti na lang nasa atin. Tignan mo to, sir. Hindi pa ako pinapanganak, nag-gym na. Gano'n na nga. Kita mo naman, lupit, sir! Ang laki ng legs. Anong legs? Yung legs yan, bro. Kala ko legs, sandali. Ano ba pakpak yan? Okay, sir. Mr. Pogi, sandali, dyan ka lang. Ito. Siya po ay isang piloto. Licensed pilot. Yun. Palakpakan po natin ang ating isa sa guest, si Mr. Ariel De Guzman. Yeah. Sir, bati-bati rin pag may time. Puso-puso, guys. Puso-puso. Uy, pabatiin nyo. Magandang umaga sa mga Easy family natin ngayon na nanonood. Yeah. Dami nanonood. Grabe, nasa man of few words, ha? Okay. Brad, nasa ano tayo? Sabi mo, i-share. 1,400. Okay. Ilan? Viewers, 1,500 na. Oo nga. Ang dami na, bro. Okay. Mga empowered consumers, again, pwede nyo pong i-share, i-like, pusuan, and then i-share po itong ating broadcast. This is our
Easy Talk for this is the fourth, no? Tama ba? Fourth? Third. Okay. Tinignan ko lang kung aware ka. Third. Okay. So it's about ano ang gagawin natin pag nasa bahay tayo, ha? Unang tanong. Teka lang, nawawala yung ano ko. Ako unang body ko. Unang tanong. Siyempre, ano ba talaga yung definition ng fitness? Fitness. Mga bro, pag sinabi natin kasing overall fitness, masyado kasing broad yung word eh. Mm-hmm. Pero actually tayo napapag-usapan natin sa business training yung training the mind, body, and soul, right? So meron tayong mental, physical, and spiritual training. Now since the focus of the topic is more about on physical training, syempre doon tayo magpo-focus. But in ako sa akin, masasabi ko, it starts always from your spiritual belief eh. Kasi doon magsisimula yung discipline mo. It trains your mind and then your mind will take care of your body. So yun ang fitness sa akin. So holistic, overall, sir, holistic, hindi pwedeng holistic approach. Hindi pwede. Ha? Ayun. Hindi pwedeng buhat lang. Pwede. Okay. Hindi talaga physical lang yun. Dapat sa mental. Binanggit eh. Yan. Tapos si Ian kanina pag gusto mong may sasabihin, tatanungin mo nga to si Ian. Tawa ng tao. Dinadaan sa dimple at tawa eh. Oo eh. Salamat ka, gwapo ka, brad. Mga viewers natin eh. Alam yung mga OFW, nahanap yung mga ganyan. Uhulit yung mga question ha. Tignan natin. Okay. So, how do you include fitness program in your schedules? Yan, siyempre. Busy. Hindi, tsaka sa bahay nga lang. Eh, sige, ano muna? Ano yung schedules ninyo sa mga fitness? Ano yung ginagawa mo eh? Every day, dati. Ngayon, papasok natin, nasa bahay ka lang. Ayan, kasi hindi makalabas. So ako, depende sir eh. Kunyari, okay. Let's say for example, ako, pag with the schedule that we have, very busy tayo, especially weekends eh. Tapos pag-uwi natin, syempre may family pa, we have to spend time with them. Ako talagang ginagawa ko, yung 1 week ko, ini-schedule ko na kung anong araw ako mag-gym or sa panahon ngayon, sa bahay lang. So ako, pag nasa bahay ako, to tell you honestly, everyday nag-workout ako. Ba? Oo. Kasi may binili akong mga plates, mga dumbbells sa bahay. Pero pag wala kayong mga ganun, pwede naman, let's say for example, push up. So may specific, ang tip ko, pag gusto nyo sa bahay lang, dapat may specific time kayo kung anong oras kayo mag-workout talaga. Especially pag sa bahay. So kung walang gamit, may mga improvised way of working naman, out. Pwede namang body weight lang, sir. Which is nauuso na ngayon. Especially with the virus weight, that we have. Diba? Discourage na nga pumunta. Uy, wala kaming virus, ha? Kanina ka pa ba yung lambay niya? Hindi, ano, with the virus that we have, dinidiscourage lahat pumunta ng gym. Even at home, you can still work out naman. Okay, so balikan natin mamaya, pwede mong konti. Yung mga pwedeng gawin sa bahay. Pwede siya mag-demo. De-demo. Oh, demo. De-demo niya. Lalaki ba ng ganito? Hindi, ako, instructor lang ako. Ako lang magtuturo. So paano magsisimula, sir, ng mga routine? Like, for example, nagpunta ka sa, hindi na nga pwede sa gym, sa bahay. So, ang hirap kasi, sir, yung pagsimula eh. Right. Paano magsisimula? Bukas na lang. So, isang buwan na pala, isang dalawang buwan na. Well, una-una kasi dyan, bro, kailangan talaga magkaroon ng initiative ang tao o yung tinatawag na discipline. Mm-hmm. Ito yung gagawin mo kahit na tinatamad ka. Especially ngayon, ano, this is the very ideal time to be very, very physically active. We cannot afford to be sedentary sa bahay kasi baka gagawin ngayon, nasa phone lang, nasa Netflix. So, kailangan bibigyan mo ng ample time every day na meron kang gagawin ng physical activity para mag-circulate yung dugo. So, right now, we cannot go to the fitness centers. Even yung gym namin sa condo, use it at your risk. Well, at my level of my training, no, syempre nag-taper down ako from my younger days. Wala na yung masyadong sobrang heavy. So ginagawa ko na lang yung heavy sessions ko mga once or twice a week, which I do it pag nandito ako sa Manila. And whenever pag nga tayo, umiikot tayo, I do lighter exercises like bodyweight dips or push-ups. Sometimes dips. Yung luggage natin, ginagawa kong dumbbell. Oh yeah, laglagay mo na stuff yon. Hapain mo lang yung weight noon. Kung pwede to, sir? Kasi kailangan. Masyado na mag-ano yan. Mag-ano yan. So, kailangan lang meron kang movement na something like push and pull for the upper push body. Push and pull. Oh, kasi push ang movement ng tao, either nagpo-push ka lang or nagpo-pull ka. Ito, may tanong lang ako. Kasi dancer kasi. Ayun, dancer ba to? Dancer yan. Okay. Lahat ng barangay na kumpitin yung sinahan yan, bro. Kaso? Panalo lahat. Hindi, tanong ko lang kasi sabi movement eh, di ba? Mm-hmm. So meron ka bang, syempre, dancing na nakakapagpapawis yan. Cardio yan, that's cardiovascular. Cardio, yeah. Diba? Pag nasa bahay ka ba, pwedeng gawin yan, yung mga dancing na? Pwede pa. Sounds lang, di ba? Oo, kasi sa online nowadays, katulad ng ginagawa natin, napaka-powerful ng online.
you can search online din eh, ng mga routines na pwede mong i-follow. Turo, instructional. Oh, especially YouTube. Meron. Kunyari gusto nyo, maganda nga yun sa YouTube eh. Di ba lahat ng family nasa bahay. So pwede siya maging source of bonding eh. Di ba? So mag-YouTube ka or kung wala ka. Mamaya bigyan mo kami ng konting steps. Yung simpleng step lang. Sasayawin Zumba yun. Dancer ako eh. Dancer yun eh. Pero ako kasi mostly, hindi talaga susumba. Mostly yun. Tala, ganun. Mostly body weight talaga sir. Jumping jacks, push up, inclined push up. May konting demo. Sit up. The demo ni Sir Rafael. Mabilis na kasi paano eh, di ba? Oh, pero with the technology, sir, as I mentioned, pwede sa online. Manood ka lang ng Zumba, together with your family, kagayahin nyo lang yun, tapos upbeat yung music. Saan pwede ba since walang, ano, walang gagawin eh? Araw-araw, workout? Yeah, ganito kasi yun eh. Ang physical fitness kasi, pag sinabi natin fitness, no, so, kunyari, so nasa physical tayo side, no? Dalawa yan eh. It's either you're doing aerobic or anaerobic. So pag sinabi natin anaerobic. Anaerobic is something like you do for strength. Like yung nga push-ups or any pulling exercise, you do your squats. So merong progression niya na kahit na wala kang weights, your body is your own gym. Ang gagawin mo. And then yung aerobic naman yan yung dancing, jogging in place. Ako kasi yung favorite ko na aerobic jogging activity pag ayoko lumabas, if I cannot run. Nanonood lang ako siguro ng video sa YouTube o nanonood ako ng movie and then I would start with jogging in place and then i-elevate ko yan sa parang boxer's dance na para ako nagbabox pero lumulundag dance lang ako na para ako nagbabox for about 30 minutes. Hmm. So I do that mga 2 or 3 times a week and then alternating that with my strength. No? Yun nga, meron akong day na push so I do some chest exercises. So it's either weights or yung push-ups nga or dips, I do variety sa of positions. Sir, pwede push-up. Yeah, push-ups, yeah. Jumping yung mga hindi pa malalakas, mag-progress mo na kayo sa wall, kahit sa wall, mag-push-ups kayo. Oh, para tutulak yung pader, oh, di ba mahirap yun? Ah, matibay. Pagtitibagin mo, iba na yun. Paano yun? Pader, at least lang, you know, you bring your weight. So, ito, tinuturo namin ito sa mga, ano, no, matatanda, no? Kasi pag di pa nila kaya. Matatanda? Yeah, so, yung gate. So, balik mo na lang. So, pwede yan, ganyan, sir? Yeah, pagkatapos, ayos, ha? Ito bagay ito sa mga babae, mga bata, matatanda, na talaga hindi pa nila kayang body weight. And then, pag ipaprogress nila, they can try doing yung push-ups naman sa table o sa lababo, dahan-dahan lang. But you do it in multiple times, ha? Hindi pwedeng, oh, sir, nakagawa na ako ng isa, okay na. Hindi pwede. Kailangan, ang iyong intensity is very low, but you do it in multiple times, like 3 sets or 4 sets, hanggang sa bumababa ka na sa floor, and then you do the women's push-ups na nakaside mo na yung tuhod sa floor, and then pag lumalakas ka na yung regular man's yun, push-up na. And then you progress that, you know? So, pag umabot ka na ng 20, ako ngayon sa panahon to, I do not suggest na gawing masyadong strenuous kasi kailangan nating i-protect yung immune system natin kasi pag na-overtax ang central nervous system, yun ang time na pwedeng mag-weaken ang immune system natin, no? So may dapat question ako, sir. Yes. Kasi sabi immune eh. Ano ba yung ginagawa ng exercise para ma-boost yung immune system? That's a good question. Ayun. Whenever we do a physical activity, nagre-release kasi tayo ng mga positive hormones, no? Number one dyan, yung endorphin. Endorphin can be released positively or negatively. If you're a drug addict or sports addict, lumalabas 'yan. Pag may addiction ka sa workout or fitness, lumalabas yung endorphin, kaya active ka. Ang serotonin, no, ang your may tinatawag na happy hormones. Serotonin ang tawag doon. Serotonin. Yun ang lumalabas pag nag-exercise tayo. Kaya mafi-feel nyo when we do some physical activity, you work out, you do some sports or you dance. After that, you feel light. Minsan nga pa nagto-talk tayo, exercise yun eh. Yes. You feel light and happy, right? So yung emotions mo nag-shift to positivity. So, anything na positive, ang feeling ng katawan, it helps to boost our immune system to fight the viruses. Ayos. Pero, it has to be taken in moderate amounts of quantity. Kasi pag sumobra yan, lumalagpas ka na sa boundary, pwedeng matamaan din yung nervous system mo. Pwede kaya dapat, ano lang, in moderation. Moderation sa panahon to. Hindi pwedeng todo agad. Oo, kasi marami mga bodybuilders ngayon na baka nagsa-cycle pa rin sila ng heavy, nagpa-powerlifting sila, nagpipiking sila. I suggest mag-taper muna ngayon para kailangan tarak, ano lang, tama-tang, hinay-hinay lang muna ngayon. More on repetition. Around mga 40 minutes to
Yeah, ang 40 minutes, okay. Pero ang, pag aerobic exercise naman, kahit 30 minutes. Cardio. Yeah, aerobic so, is 20 to 40. Morning, tapos evening? Di naman, di naman. I do not umaga recommend that. Umaga lang gabi? Hindi, morning, isa ka session, pwede kung iba. Iba yung gagawin. Kunwari ngayon, nag-strength ka, anaerobic ka no morning, sa gabi, magka-cardio ka, okay lang yan. Pero yung cardio, huwag mong gawing heavy day yan. Mga 3 times a week lang yan. And kasi ang cardio pace dapat yan, nasa 15 to 30 to 40 minutes. Ang strength naman kasi, nagpipik yan, over 30 to 40 minutes. Kailangan sa strength, within 60 minutes, tapos ka na. Unless you're taking drugs. Kaya very, very dangerous. Kaya sa mga kasamahan ko sa bakal, yung mga bakal boys dyan na gumagamit ng mga drugs, I suggest lay off, no? Okay. Kung wala kayo mag-cycle yan, stop using that. Okay. Ano bang connection ng supplement natin? Yan. Yun ang pinaka-the best kasi yung supplement natin, complete, kompleto na yon. Pero yung 24/7 kasi, mataas yung amino acids kasi niyan. 18 amino acids. Now, yan, experience natin lahat. Si Ian, nag-workout din ako. Ang very important na nutrients natin is aside from the carb, na source of energy natin, is protein. Amino acids. Yung amino acids is called as the building blocks of protein. So kahit na meron kang enough na protein, pero you lack amino acids, nagbe-breakdown din yan. So nilalabas natin. Yun. And C24/7 protects it. Kompleto. 18. Yeah. Yun. Kompleto yun. Ako sa pag nag-gym ako, ginagawa ko, umiinom ako ng dalawang C24/7 before ako mag-gym. Mas malakas ako magbuhat. Iba, di ba? Iba yung effect. So, tapos at the same time, after ko magbuhat. Kasi before diba, and after? Interrupt yung muscle, pang-building blocks yung amino acids. So, pero ito, mas mabilis na, parang feeling ko lang, mas mabilis yung effect. Yung vitamin C na meron, kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Mawala na lahat ng vitamins, wag lang yung C. Sabi nga ni former Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger, no, kilala na natin siya, the king of bodybuilding supplement is vitamin C. Yun. So yun ang hindi pwedeng mawala. Panlaban natin sa infection yun. Ang sarap, ang dami pa sanang pwedeng pag-usapan . Kaya lang, kulang yung oras natin . Pero hindi naman to yung last ano natin segment regarding health and fitness. Oh, may phone-in question. Yan. May tanong? Sandali, titignan mo. May request. Oh, ayun. So online. Ayun. Ayun, syempre, hindi naman pwedeng puro ano lang, you just don't give instruction, you leave instructions. Eh, binanggit, iba yung nakikita. So as we say goodbye, bye-bye for now, magbibigyan natin ng example. O, tanggalin natin ito, Brad, para medyo... Sino nag-comment? Mabawian yan, Ang dami! Pag hindi po ginawa yan, magkukwit na kami. Isang buong bansa ito. Naku, kailangan gawin ito. O sige, iusog natin. O, nag-request yung mga tugigaraw. Brad, ang nag-request. O yan. Sumayaw ka daw. O dapat pusuan nyo muna. Pusuan din palakpak. Pusuan nyo na marami. Para gawin ni... Music, siyempre. Anong mga gusto nyo music? Ayan, yan. Yun. O, sasabayan din ni Sir Ariel. Si Sir Ariel? Yes. Yun. Okay, tapat mo sa... Mas maganda, Sir, kung workout muna, tapos may sayaw din. Matihin? Yun, pag Hindi, mas maganda kung sabay-sabay tayo. Damay-damay na ito. Tama natin yung mga nanonood lang dyan. Ay, wala lang. Tayo tayo, ha? Hindi, mas maganda, sir. Okay. Atras daw ako. Mas maganda kung i-remove natin. Yan. Talaga ba kita mayaw dito? Oo. Siyempre. Gusto mong ano? Ayan, madali lang, Ian. Wait lang, ha? Sa mga Bisaya, kadyot lang, ha? Kadyot. O, yan, wala yung tumtong. Ayan, wala lang. Okay. Dalian mo lang, Ian, ha? Masyadong... As we dance with Ian, iniimbita namin po kayo na ang tabayanan ng susunod na aming broadcast dito sa Easy Talk as Ian demonstrate on how to exercise kahit nasa bahay po tayo. At sasabayan po ni Sir Ariel ha, sa habang nag-workout. Coming up! Ayos! Coming up! Like and share! Yun! Ayos, para ba? Parang sa kanya ang dali. Yun! Ano ba yun? Oh. Ulit-ulit lang ba? Papawisa ka na lang ito. Ito. Radio ito. Tapos. Ayun na. Puro ganyan. Lagyan mo lang ganyan. Ayan. Parang... Lagyan mo lang pearl. Lagyan mo lang pearl. Ay, pwede ito. Sir, pinagsama yung aerobic. Kasama. Uy, sama mo. Side to side. Jojo Alejar. Come here, Jojo Alejar. Jojo Alejar. Siyempre, sir, di tayo papayag pag hindi sumama yung ito. Siyempre, tsaka si Jojo.
Si Miko. Miko, halika rito. Jojo Alihar is in the house. Jojo. Yes, sila Miko sa likod. Like and share, guys. Happy birthday. Huwag kayo magpapanik. Yeah. God bless. Stay happy, bye. Bless you. Stay happy. Easy five. Yeah.